kaugnay po ng balitang yan, makakapanayin po natin si SPO1 Fruelan Manic, ang investigador po ng Gentry PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po naman, sir. Apo, dito sa pangyari, ano ho ba talagang tinuturong dahilan na naging ugat din ng pag-aaway po nung dalawa po? Base po dun sa investigation po namin at sa statement po na binigay po nung live-in partner po ng suspect, di umano nag-umpisa yun sa pagiging sa humihiling na magsibing nung gabi na yun, kaya lang ayaw siyang pagbigyan hanggang sa naungkat na nagseselos yung suspect. Di umano mayroong lalaki yung kanyang kinakasama. Apo, at dahil doon, nakadroga ba ito o lasing po? Ayon po dun sa interview po namin sa mga nasa paligid sa kapitbahay, meron po silang inuman nung maaga pa lang. Hanggang sa nung gabi, umuwi yung padre di pamilya, nakainom na po. Mm-hmm. Hanggang sa nagtalo yung mag-asawa at na di umano sabi nung babae, papatayin sila, kaya lumabas na siya dahil natatakot niya, dahil lasing yung asawa niya, dahil malimit nga silang pagbanta na papatayin. Mm-hmm. At dahil nga doon, no, wala na, hindi na nakalabas yung mga bata din, dinamay na. Opo, bali ang nakalabas lang po ay yung kanilang 7 years old na babae. Na si, kapatid? Na, bali kapatid po sa ina, stepdaughter po nung nung padre di pamilya po yun. Kasi kung titingnan din nga natin itong bahay, puro grills. Opo. At talagang puro bakal, ano? Hindi mapapasok basta-basta. Ay, hindi po talaga mapapasok dahil hinarangan po niya ng kahoy, pinakuan po yung pintuan, tapos yung pinakang naging kulungan po, pinagkakulungan nung mag-aama, yung parang maliit lang na CR, tapos yung pinakang pintuan ng CR, nilagyan ng appliances, parang sa tingin ko po, parang maliit na refrigerator po, parang ganun po. Tapos sinubukan ng barangay official natin, kahit yung mga kapulisan natin na kasama, na sipain, tadyakan yung pintuan, pero hindi po talaga sila makapasok. Tapos yun nga po, nakiusap yung chief tanod ng San Francisco na kung pwede mag-usap, kaya lang ang sagot po nung lalaki, nung paradito na pamilya, ay sa kabilang buhay na lang daw sila mag-usap. Pero ibig sabihin, nagkaroon pa ho ng sinubukan pa makipag-negosasyon ng mga otoridad din? Sinubukan po kasi nagbabaka sakali po sila na mapahaw pa yung padre di pamilya. Kaya lang, biglang nagpatay po ng ilaw. Pagka patay po ng ilaw, bigla po may sumiklab. Yun na, naganap na ng otoridad ng mga barangay ng maso para puwersahin. Kaya lang, nung madaling araw po na yun, wala silang makita. Kaya ang tinawag na po nila yung mga bombero po natin. Oh, so itong lahat ng mga labi na recover na at yun nga, no, ang tindi ng sunog na inabot dito sa mga batang ito doon. Sobra po talaga yung tinamo ng mga bata. Talagang yung nakita ko nga doon, yung 2 years old po, labas po yung bituka niya dahil sa nipis ng balat siguro ng bata. Tapos hindi na siya mamukaan. Mm-hmm. Sa tindi ng pinsala ng tinamo. Tapos yung padre din pamilya, sulong na sulong din. Oo, at sa ngayon, itong area na ito, naka-cordon pa rin dito sa mga residente. Opo, naka-cordon pa rin po yung area po na ito. Opo, salamat po sa pagkakataon at mga updates, sir. Sige po, salamat din po. Salamat po. Si SPO1 Fruelan Manic, ang investigador po ng General Trias Police.